Tag 100 ang kilo. Taga muna! Isa-isa muna! Give it to her. Say thank you! Oh, wow guys! Kumita po kami ng... Hi po! Good morning! So guys, kakadating lang po namin sa Lungsod. And we brought so many fish from our Bongsod po guys. Grabe po guys yung blessing. Uumapaw po. I'm very thankful dahil kagabi po ang dami pong isda na pumasok po sa aming Bongsod. So this afternoon, finally, makapagbenta na naman po kami ng isda kasi parang na-miss na po kami ng mga taga-baryo. So ito po yung isda namin. Si David, pinapark po namin yung bangka. Actually, dalawang banyera. Ito po guys yung pumasok kagabi. In the group po talaga sila kagabi. And we have more, so hindi lang isa. Dalawa po sila. We're here. Welcome to the Lungsod again. Slowly. Napakabilis ni David. So, welcome again. Welcome home. Dalawang home si Maria Lassen. So, honey babe, we better hurry up. Kasi baka masira yung isda natin. Nagmamadali talaga kami guys na makauwi agad. So ito po, dalawang banyera po yung ano natin, huli na isda. So kailangan natin to agad ilagay sa ice. So may isa pa po doon, isang box na isda. And honey, we have to put this one down. Come here. Ooh, wow. Woo, guys, ang bigat. There's another one. Grabe, ang lalaki po ng pumasok na isda sa aming kagabi. Meron din pong malaking danggit. Sobrang init ng panahon. So, umuwi agad kami. Kailangan po ng ice yung isda namin. Okay, good. Oh my God. Ang bigat ng isda. Okay. Woo! So... here we go. Have to put some ice first, honey. Yep. Over here. It's very hot today, guys. Very hot. So, madali lang masira yung isda ngayon pag hindi mo lagyan ng ice talaga. To put the ice in the tap as well. Yeah. It should be alright. That's right. You can put fish there. Yeah. You have to be careful. Para mga magaganda yung mukha ng isda natin. Not too rough. So sana yung mga bibili din sa amin mamaya, wag naman ganun-ganun guys. Guys, sa isda kasi nalalamog yung isda. Parang hindi na siya tuloy fresh. So pag bibili, okay lang naman pipili. Kasi because I always let my customer na pipili po ng isda. Pero kawawa naman po yung susunod. Ganun-ganun na po sa isda. Kasi madali lang masira yung isda, yung ano niya. Yung skin niya, kumbaga. Not too rough. Grabe guys, oh. Untik na mapuno yung ano natin. Box natin. And the other one. Another one box. Yeah. Give me this one. Ha.
Another one box. Kadalawang box po talaga tayo ng isda ngayon sa dami. Ooh, my hand's so cold, honey. Yeah, it's cold. Yung isda namin, very good. Quality po talaga ito, except may mga pinana. May mga pana po siya kasi pinana to galing sa bungsod. So may mga tao nagtatanong, bakit ganito yung itsura niya? Ang daming sugat. Nasusugatan po talaga sila sapagkat pinapana ni Marie Lassen. Good job. Tingnan nyo naman po yung isda natin. Napakaganda. Mga isda sa bungsod. Makikita nyo lang po talaga ang mga isda na ito pag nasa bungsod po galing. Magaganda. Masasarap. So, ayan guys, finally, handa na po kami magbinta ng isda. The time is 3 p.m. Dave, are you ready to sell fish? Yeah, I'm ready to sell fish. You're ready? So guys, nag-rent po kami ng another, it's kind of like tricycle kasi yung sidecar na nirerentahan namin palagi ay is not available. So, dito po namin nilagay yung isang box kasi it's a different design po ito. Yung isa naman po ay nandito sa front. So, yung tag 100 pesos ang kilo, ayan guys, dito po siya sa front. So, guys, may mga customer na tayo. Kapitbahay namin, let's chamasit! Ay, bibili ka chamasit? Tag 100 ang kilo. Ilang kilo chamasit? May isang kilo? Oo, isang kilo. Ay, grabe guys, yung first customer natin, mga kapitbahay lang ni Marie Lassen, automatic. Ayan, 100 ni Cha Masit. Salamat. Kasi nasa ano lang naman guys, malapit lang yung bahay, hindi na lang bigyan ng bag. Ikaw, Chuhuan. Isa din. Sige pa ko. Kuha ka muna ng pera, Chuhuan. So, ayan guys, hindi pa po kami nakaalis papuntang baryo. Marami na pong customer si Marie Lassen. Dinagdagan pala ni Cha Masit ng another 1 kilo yung una nating customer. Dahil sa bihira lang daw sila makakita ng sobrang mura na isda, kaya stock up na tayo. At more pang tao, more customer pa po tayo ngayon. Grabe, I think mauubos yung isda natin dito pa lang sa kapitbahay namin. Parang hindi tayo makapunta sa baryo guys. Chuan. Alam nang lalagyan si Chuan. Salamat, Chu. Ay, grabe si Tiday. Grabe ang dami po naming customer ngayon. As in left and right. Actually, I'm quite happy na mga neighbors lang po namin ang nakabili ng tag 100 pesos ang kilo. So nakakataba ng puso na parang nakakatulong na din po sa kanilang pang-ulam sa sobrang mura ng tag 100 pesos ang kilo. Isa. Muna! Isa-isa muna! Dalawa sa'yo, te. $100. First come, first serve. Magpapicture tayo kay Mom. Naho guys, lumabas na si Sylvester. Come here, Sylvester! Mommy's selling fish! Kasi yung bahay nandun lang nanay tatay ko. Here we go. Put some fish. Say hi to them, darling. Hi. Hindi pa kasi kami nakaalis papunta sa barrio. You stay here. Hindi nagchanilas. Someone buying tulos of fish. You gonna help me to put in the bag? Yes. Okay. You just have to watch, okay? I want a bag. Share this. Not a bag. I want to share this one. This one? Here we go. You wanna open the bag? Yes. Here we go. Look. Look. Yay. That's it. Look. Turn around. This is 2 kilos. 2 kilo. Dalawang kilo. Look. 5 kilos. Okay. Give it to someone who's buying. That girl. Give it to her. Say thank you. Thank you.
Thank you. Sana. Ang buhay full mom. Makita na talaga ng anak ko na taga-benta ng isda ang mami niya. So guys, I'm so happy. Dahil paubos na yung isda namin na tag 100 ang kilo. Grabe yung mga neighbors namin. Binili na po talaga lahat. To be honest, today ay hindi po talaga madali magbenta ng isda. Dahil sa sobrang init ngayon. Kaya nga walang pasukan ang mga bata, I heard. At si Sylvester bumalik po siya. Dahil gusto niyang bumili ng isang isda. Nagsiselos po siya dahil bakit pa naibigay po ako ng isda sa mga tao. And this is Sylvester cousin. Gusto niya rin humingi ng isang isda. Ang sarap po sa feeling. Bawat customer ni Mariel Lassen, it has a big smile. Ang saya po nila. Which is make me more motivate to sell more fish for them. Grabe, ang dami guys bumili. Natag isang kilo. Malapit na maubos isda natin. Apat na kilo. Muna, magpasukli muna ako ha. So, salamat. At paubos na po talaga yung isda natin. So, ito na po yung pang-last na 4 na kilo na bibilhin po ni ate. Ayan. Ito na yung pang-last. 4 na kilo. So, ayan guys. Ubos na. Unang naubos po yung tag 100. Kasi sobrang mura lang talaga. Lahat ng kapitbahay ni Mariel Lassen bumili. So, ubos po guys. So, hindi na nakadating sa barrio. Which is good. So, meron pa po tayo ditong isang box. So, mostly, ang binili ng mga kapitbahay ko ay yung tag 100. So, itong tag 200 ay naiwan po siya. So, of course, continue po tayo benta doon sa bar. Isda. Ah, ito. Ah, wala na yung ano. Wala nang laman. Naubos na. Ito na. 200 ang kilo. Wow. Ano? Paksi mo. Ano? Ito nga. 500. Salamat. Ini sa amusan? 100? Oo, pareho na. Nakadating na pala tayo sa barrio-barrio. So, syempre, marami pong ditong suki si Mariel Lassen. So, guys, this kind of tricycle or sidecar, my husband is having trouble to drive this. So, someone has to drive for us. It's a shame because he's really having trouble to drive I'm really glad po talaga na yung isang box natin ay naubos na po doon pa lang sa kapitbahay namin kasi otherwise, mahihirapan kami pagbenta ng isda nito sa barrio-barrio kung hindi kami nakahanap na mag-drive for us. Super, uhaw guys, super init. Sobrang init po. Isda kayo dyan, 200 a kilo. Isda, isda, 300 a kilo. Ito na mga isda. Salamat. So guys, I think yung mga naiwan, mga nasa mga 4 kilo pa po yung naiwan. So nandito po tayo sa Barangay Kangkohoy. May isa ako dito kapatid actually. I think the time is around 5:20 if I'm not wrong. So won't be long. We'll get dark na soon guys. So usually hindi na po kami nagbebenta if it's really dark na. So, pag hindi talaga namin ito may benta, I have to give away the fish to my family. I decide, guys, na
I think it's time to go home. Kasi sabi ng asawa ko, it's not good na magbebenta pa kami ng isda and it's getting dark na. So, like what I said, I'm gonna give away this fish to my family. So, ibibigay ko po ito sa kapatid ko. May kapatid po ako dito. So, yung natira dito, uulamin na lang to sa amin bahay. Marami akong kapatid doon sa bahay namin doon. Punta tayo sa bahay ng kapatid ko. Magatid po kami ng isda. Hi! Hi, Sissy! Pray delivery fish! Grabe, thank you! Punta kami ng isda. Ito yung mansion ng sister ko. Na, madami siya ditong mga tanim din. Grabe. Guys, let's find out kung magkano po ang kinita namin. So, since nandito po tayo sa bahay ng sister ko. Honey, let's count our money. Yes. 1,000. Seven, 2.5, 3. My God, guys. 3.5. 4. 5. 6. 1, 2, 3, 4. 5, that's 500. 6.5. 1, 2, 3, 4, 5. 7. 7. 1, 2, 3, 4. That's 500. 7.5. 1, 2. This is 300. Because it's a total of 7,800. What? 7,800? 7,800. Oh, wow, guys. Kumita po kami ng 7,800. At least, guys, sa isang araw ay kumita po tayo ng 7,800 pesos. What are you gonna say about it, honey? We did good today, didn't we? We did good today. Grabe yung tag 100 pesos ang kilo. Remember the 100 pesos ang kilo? Yeah. It's like a lightning. But remember, it's like speed lightning. Very quick. Very quick po naubos ang tag 100 pesos ang kilo namin. So guys, 7,800 pesos guys. Ang dami na po namin mabili. And that's all for today's video guys. Maraming salamat po sa inyong panonood. Please like and subscribe to our channel. Bye! Oh my God, babe. That's pretty good. I didn't expect that.